Hello guys, nandito ako sa Ma'am, anong park ito? Anong park? Crystal Park? Kishon. Kishon. Kishon Park. Oh, salamat sir, ma'am. Kishon Park pala ito guys. Nakalimutan ko na. Bira lang kasi ako manapunta rito. Guys, so nakasalamin ako ng Progressive. Tingnan nyo, ang ganda. So ako ngayon sa Kishon Park. Ayan o, daming bulaklak. Maliban sa maraming bulaklak, ang daming tao. Ayan o, tito ang mamahalang tao. Ayan o. Ang daming tao guys. Kasi Linggo ngayon. Matapat dito ay City Hall ng Davao City. Ayan o. So guys, maganda ang panahon. Medyo maulap pero maayos. Hindi mainit. Ang daming mga nagmuni-muni rito. So gusto ko lang sabihin sa mga kabayan na ako'y bibili ng hot vitamins para sa pang-araw-araw kong vitamina para lumakas, para magkaroon ng gana na kumain. Dahil alam mo niya pag panggabi, wala ganong gana kumain. So napakaganda ang lugar dito sa Kishon Park. Ang dami dito mga nagde-date, mga kasama pamilya, kasama yung kanyang mga uyab, mga girlfriend, boyfriend. Eh, ako di na pwede doon dahil wala na ako sa panahon. Yan. Ialay ko na lang ang buong buhay ko sa kay Allah. Alawakbar. Yan o, grabe payat to guys o. Oh. Makita nyo yung ano ko forma o. Oh. Ayan o. Oh. Paano ba makikita? Ayan o. Oh. Ang aking sinturon guys, makita ko lang sinturon ko. Sinturon ko. Ayan o. Oh. Isa na lang ang butas na natira. Yung butas na yon pang ano yon 29 inches. Itong suot kong pantalon ngayon 30 inches. So laki ng pinayat ko mula na akong biwang ko nung araw na sa Saudi Arabia ko 36 naging 34 nung sa Middle East ako doon sa United Arab Emirates naging 33 pagdating ko dito sa Manila naging 32 tapos pumunta ako Mindanao na maintain ko yon. Naging 31, ngayon 30 na lang. So guys, talaga nga sigurong hindi lalaki ang biwang ko dahil nga grabing puyat. Sila ang kayang puyat kay. Pinigil ko na yung aking diet plan dahil nga naiba na cycle ng kain ko dahil sa panggabi ako. At kailangan kong kumain ng normal ng mga bitamina na pagkain. So napakaganda dito sa park guys. Sa kabila pala Rizal Park, ito ay Kishon Park. So, pupunta ako doon sa Rizal Park, titignan ko doon kung maayos at dadaan din ako sa Cosmina Park. Makikita nyo lahat ng park dito sa Davao City. Ngayon pa lang ay pupuntahan ko na. Medyo pinapractice ko muna yung mata ko dahil tulad nito, pakbang ako sa stairway. Parang ang lalim nung dating. May naalala tuloy ako. So, ingat lang ako sa paglalakad. Dahil baka matuka mo sa Bisaya pa. Kasi kaya sabi ni Doktora, kailangan isanay ko ang aking mata sa pagsuot ng progressive na salamin. Dahil nasanay ako sa reading glass lang. Ang salamin ko kasi sa Maynila, wala yung reading glass at saka yung far. Ginagamit ko lang yung far para nagdadrive ako. E dito, wala naman akong dinadrive. Ba, meron pala dito lang ano. Nagmamasahe. Tatanong ko dito kung magkano. Ma, magkano ang masahe, sir? 120 ang likod, sir. Ah, likod lang? Oo. Oh. Pag tibok, kwan? 350. Oh. Kailang kauras? Ah, isa kauras hina. Salamat, sir, ha? 350. Mahal ba yan? Okay lang, reasonable price. Para sa akin, reasonable price yun. Pero parang tulong na lang sa kanila. So, dito ako guys sa Rizal Park. Ito yung Rizal Park. Yan si Rizal. Pero, so, dadaan lang ako rito. Wala ganong tao. Kung hindi yun ako, mamasahe lang. Pupunta ako ng Cosmina Park. Hindi lang kasi ako napunta rito dahil nga mula nung nasa call center ako, din ako nagpupundak ng weekly exercise dahil na pagod na talaga. Wala na, lupay-pay na ako sa pagdating ng araw o pagdating ng day off.
So dito naman sa mga hilira na to, dito yung naalala nyo yung nagpa-manicure ako. Dito sa mga tabi-tabi na to, yun o. Meron dyan o. Pero di ko na lang sila i-focus. Baka bawal sa kanilang karapatan. So mura lang ang manicure pedicure dito guys. Reasonable price. Hindi ko rin pwede sabihin ang price dahil para sa kanilang kaligtasan, sa kanilang privacy. Dito ay mga nagtitinda pero wala nang nagtinda o wala nang nag-open dahil na hapon na eh. Dilim na oh. Pasinko. Pasinko gis na. So yun guys. Dinaanan ko na yung kung saan ako nagpe-pedicure, manicure dito sa Rizal Park. At pupunta ako ng Osminya Park, papasok ko sa loob. Kasi doon may public CR doon. Malaki ang public CR doon. Kung gusto mo magpalikuran, okay lang. So dito guys, mag-ano lang ako. Tatawid lang ako dito sa pupunta lang ako ng Osminya Park. Dito, Osminya Park. Dami nito nagbibinta ng ano, mga merinda yun o, tatanin yun o, gusto niyo magmerinda dito, madami ayun o, pakita ko sa inyo ito, mura lang. Punta ako ng loob ng Osminya Park, yun o, Osminya Park yun o, yun o Osminya Park, diba? Pasok lang ako guys. Sir, CR. Salamat sir ha. Si CR lang ako guys. Dahil dito ang malaki ang CR. Kung namamadali ka, dito ay maganda mag CR. Well, malaki ang kanilang CR guys. Pero bago tayo mag CR guys, iikutin muna natin yung buong park. Namimiss ko to dito. Kung naalala nyo, dito ako nag-conduct ng art lesson eh. Tapos may in-interview akong mga nagsasayaw dito ng native dance participate nila sa school. So it is a very nice place kasi nga children's fun park siya. Yan o. Ganda. May entrance sa mga bata. Oh, dito ako nag-ano guys, nag-exercise noon, kung naalala niyo sa aking mga vlogs. Ah, ang ganda oh, may mga palaro ano. Di ba oh, racket up kaya natin oh. Ang ganda. So dito ako naka-arnis noon guys, kung naalala niyo. Dito sa lugar na to. Dito na maraming ano, madaming ingay dahil nga tabi ng kalsada eh. So nag-conduct ako ng exercise dito noon eh kaso di nyo naman pinanood. Konti lang views, hindi ko na inulit dahil pagod ako sa kaka-exercise noon eh. Matindi kaya review ko noon bago ko pinipelm. Kaya ito kasi likod niyan ay kalsada dito sa Calaveria. Dito ako guys nag-ano noon, nag-conduct ng ano ng arnis lesson dito. Dito ko pinatong yung aking camera. Diyan. Yan yun. So nag-conduct ako ng mga around 1 hour na film. Pero ang aking in-upload more than 30 minutes lang yata or less. Nag-a-adjust pa yung mata ko guys. Medyo na hilo-hilo pa ako dahil nga kailangan daw isuot ito 2 weeks. Or more than 2 weeks para masanay daw yung mata ko. Sana nga masanay yung mata ko. Pero ang linaw talaga guys oh, kitang kita yung sa malayo, yung far vision niya. Ang ganda talaga. Maganda ito i-drive. Kaso lang wala naman ako i-drive dito sa Mindanao. Wala naman akong kotse. Wala rin akong motor. Lalo wala akong sasakyan. Sa reading, malalaman ito bukas pagpasok ko kung maayos ang reading. Pero dadalhin ko pa rin yung reading glass ko na pang reading lang talaga. Kasi baka mamaya hindi ko makita yung mga dapat kong titignan. Kasi kailangan mabilis ang iyong mga kamay, mabilis ang iyong mga mata, mabilis ang pag multitasking. Habang ini-entertain mo yung colors, nagmo-multitasking ka, magamit mo ang kanang kamay sa mouse, ang kaliwang kamay mo naman ay nagta-type.
So bala ko palang bumili ng keyboard guys para ma-practice ko ang aking kamay sa typing skills. Kasi pagdating ko sa kaya maaga ko umalis para sa bahay o sa boarding house namin para maaga ko makarating doon sa aming prod. Kasi napapractice ako ng typing, yung basic typing. Eh mabagal kasi ako mag-type. Kailang magamay ko yung kaliwang kamay na magta-type at saka ka ng kamay mag-multitask. So bala kong bumili ng keyboard. Nakalimutan ko naman doon sa loob ng Unitap doon kasi mura lang eh. Eh maghanap lang ako dito sa mga maliit na tindahan dito kung mayroon. O kaya babalik kaya ako doon sa loob ng Unitap. Nasa ano yun eh, ground floor lang naman eh. So maybe some other time na lang. Gusto ko lang isariwa guys, dito ako nag-exercise noon nung ako ay nagtuturo ng arnis o nagkukundak ng vlog na tungkol sa arnis. Sana nga manood kayo sa aking arnis lesson para matuto kayo ng self-defense. At saka kasi itong sport talaga natin mga Pilipino. Tayong original nito guys, arnis, Filipino martial art. At saka gusto ko lang ipaalala sa inyo o i-promote ang channel pala ng aking pamangkin si Batsy Anori. More ang kanyang mga vlogs ay tungkol sa pagluluto. Suportahan natin ang aking pamangkin si Batsy Anori. Siya ay taga Laguna, produkto siya ng Laguna. Magkapatid kami ng kanyang mama. So, matandang kapatid ko si Ate Emma. Tapos ang isa ko pang ipopromote, yung taga Malabon na follower ni Lloyd, follower din ni Mother Queen, follower na GM, lahat ng BNT, at syempre followers ko na rin si Ma'am Carol Martin. Kasi nandun din yung pamangking ko sa Malabon, yung pinakamatandang kapatid nila Luz na si Cora. Hi Cora, shout out sa iyo sa Malabon, sa aking mga pamangkin, mga apo, shout out sa lahat ng mga charity riders sa buong Pilipinas. At saka sa anong riders pa yun dito sa Cotabato? Team Bungo pala, riders ng Cotabato. Yung mga kanilang mga motor ay at least 155cc. Yun ang kanilang pwede makipag-abaliate sa kanilang ano, sa kanilang grupo, Team Bungo. Mostly doon ang kanilang mga motor ay o mga motorbike ay NMAX, yung mga latest model na NMAX na 155cc. NMAX pala si version 1 and 2. Yun, shout out lahat sa mga members ng mga riders ng buong Pilipinas. Gusto ko rin shout out yung aking mga pamangkin sa San Jose del Monte, Bulacan. Sila Hermeng, sila Floreng, sila Danilo. Dati hindi ko nabanggit si Floreng, nakalimutan ko na. Pamangkin ko yun. Kapatid nila Luz. Saka sa mga kasamahan ko na nag-forgod na rin, Chris. Hello Chris, yung pinantahan ko sa Olongapo City, yun, may magandang motor din. At saka sa Baguio City, si Kaatong or si Atong Ang. Yun, yung mga yung kasamahan ko sa Middle East na nasa Baguio na nag-forgod na rin. Yung nag-vlog kami hindi natuloy dahil umulan. Mag-vlog sana kami doon sa pinag-vloggan ni Lloyd, eh, kaso lang umulan eh. Doon sa Burnham Park. Umulan kaya di natuloy. Balik ako sa hotel ko. Tapos nag-text pa si Batsy na pabalikin na ako ng Maynila dahil nga may pagbabadyang lindol. Bumalik ako. Buti nga bumalik ako. Kasi balak na akong patuloy doon sa Luzon guys nung panahon na yon. Kasi hinahanap ko yung isang kapatid nila Luz na nakapag-asawa ng taga Ilocos. Kaya hindi na ako natuloy. Yun sana ang pupuntahan ko. Kasi nga may pagbabadyang lindol nung panahon na yon. At yun nga. Nung pagkalindol na yun, nasa Laguna na ako. Na-save ako sa pag-chat ni Patsy. Yo, Patsy! Si Patsy na sa Laguna. Mag-isa na lang siya doon kasi aking kapatid nasa kanyang kapatid na nando sa Batangas. So, pag may time ako, pupuntahan ko kayo dyan sa Batangas City. Itong taon na to, kung papalarin at magkaroon ako ng leave. Ika nga. At syempre, chat out ko rin yung pamilya ko sa Cavite. At saka magkakaroon ko dito sa Davao City. Hindi ko na napuntahan dahil may trabaho na ako, busy na ako rito eh. Sa Turiel, Santa Maria, Santa Cruz,
at sa mga kamag-anak ko sa Tagum City, sa may Pindasan, mga kasamahan ko sa trabaho sa Digos, si Sio din na kita napuntahan dyan. Yung binisita ko siya doon sa nung hospital siya, yun. Samahan ko yun sa Middle East. Magaling maglaro ng basketball dito. At medyo ano, madaming tao dito guys, kasi nga hapon na. Siguro kanyang umaga o katanghali, marami siguro dito. Ang ganda oh. Tignan mo oh. Ang ganda ng mga kahoy dito guys oh. Tignan mo oh. O, papakita ko sa inyo ano, yung front isang view. Ayun, ganda. Ganda ng ano nyo. Oh. Laki na ng kahoy. Kaya tinatawag ng Ospina Park. Yan. Kung napuntahan ko yung Ospina Park, Rizal Park, saka yung Kisun Park, ito. Pupunta naman ako dito sa Candelaria Park. Basta may durian, Candelaria Park yan. Ano? Diba? At saka yung tawag dito, Small Bamboo. Na wala pang trim ngayon. Diba? So ito yung durian guys oh. Ayan oh. Oh, diba? So yung Candelaria Park dito sa Davao City. Ang tapat dito ay 7-Eleven at saka Eco Terminal ng bus papuntang Maynila, Ginsan, Cotabato, saman ako sa buong Danao. Dami dito naglalaro guys, may nagde-date din. Hindi ko nagpapakita kasi baka maingit kayo. Ako din ako maingit, maidad na ako eh. Lulo na. Ito ako madalas nag-exercise guys. Ngayon lang ako din napapakundapel na lagi akong panggabi. Tapos sa mga pakiramdam ko kapunta, hindi ako nakapag-conduct weekly exercise. So pupunta lang akong TGP o kaya Mercury Drugs para bumili ng vitamins. So dyan lang kayo at ako maglalakad pumunta dito sa terminal. Tsaka maghanap din ako makainan dahil oras na para uminom ng vitamins, di ba? Lalakad lang ako rito. Dito kakain sa restaurant ng may-ari ng boarding house na tinitirhan ko. So guys, pupunta lang ako ng butika para bumili ng vitamins. Kailangan kong bumili para sa aking kalusugan, di ba? Kasi nga hindi pwedeng hindi ka bibili. Protektahan natin ang ating sarili sa pamamagitan ng mga vitamins na nararapat natin bilhin. So papasok muna ako dito sa butika guys. Masarap na po guys. Pero one rice with plenty of silid saka sinigang na mangos. Pero dati paksiw na yung sinigang. Isang buto mga nanay ko. Ayan ang walang follow. Hi! Ayan o, makasaya dito kami o. Oh. Ang may-ari dito, yung tinirahan kong bahay. Doon sa Dawa. Kawas ako. Alam ko na ako naman pag-adjust ko dito. Dito, maluwag o. Oh. O dahil ba sa pangawang ilong ko. Babalik ko to. Kasi nga, maluwag. Itinan ko sa SM kung meron silang branch. Sa SM ko na napadya. Ano ko masusunod dito? Balita ko yun. Alhamdulillah. Sarap. So hanggang dito na lang ang aking vlogs. Namin na siyang kayo mag-like, siya mag-share at mag-subscribe sa aking channel. John Khaled Cadena. Bye-bye!